Okay mga guys, ito po ang susunod natin na bubuin. Ayan po siya. Ngayon po ay gagamit tayo ng raspberry pie. Ito po siya. Naka-insert na rin ang kanyang. In-insert ko na po doon yung SD card niya. Siyempre may pan. Ito po ay didiretso na po natin to sa kanyang box. Ayan po, makikita nyo ang kanyang box. Nandito ang kanyang coin slot. Nandito ang kanyang mga power supply. Yan muna gagamitin natin kasi hindi pa dumating yung order natin na isa. Tapos yung USB to LAN. Lahat po natin yan sa loob ilalagay. Gagamit po tayo ng relay. Doon po sa Orange Pie di tayo gumamit ng relay. Dito sa Raspberry po gagamit tayo ng relay. Tapos yung DC PMIL na adapter para sa 12 volts. Yan po. Tapos gagamit tayo ng mga L-mounting po para sa ating mga para nakaangat siya ng ganyan, no? Trimby po yung ating mga DuPont wire. Nandito po siya yan. Gagamitan napakarami ng ating DuPont wire dyan. Gagamitin natin yan. At ang gagamitin natin ay E71 na compass. Ang ating axis point. So, okay guys. Hindi na natin patatagalin to. Yan nga. Iniscrew ko na yung isa. Tapos ito pang isa. So, di ko na siya bibidyoan kasi hahaba. Mamaya na natin siya bibidyoan pag maglalagay na tayo ng wiring. Ito siya kung ganyan. Nabili ko siya sa online ng 900. Kulay negro. Ayan o. Negro na negro. Okay. So ayan guys, nakabit na natin ang ating mga parts. Nandoon na yung relay, yung ating motherboard, yung ating USB to LAN, tapos yung ating, yun yung sa dulo, yung ating DC PMIL adapter, yan. Siyempre yung ating POA injector, diyan ko na rin nilagay. Ang ating pan, ang kanyang mga power supply. So, kailangan na natin guys mag wiring. So, ang gagawin natin ngayon ay ihanda na uli natin yung wiring. Kailangan natin ng soldering iron para maganda yung ating pagkaka lagay ng wire, hindi maglulos. Okay. Tapos yung kanyang coin slot, bigyan na rin natin ng wiring. Okay guys, tuloy na tayo para matapos na to. So ayan mga kapiso, kumpleto ng ating wiring. Ayan siya. Kulang na lang ay internet LAN tapos yung sa PoE niya. Pero okay na siya. Ngayon, susubukan natin. Sasaksak natin tong kanyang internet. Excuse muna. Lagyan natin ng internet cable. Tapos yung kanya. Ito. PoE. Yan. So. Subukan natin isaksak.
So ayan mga kapiso, nagsipag-ilaw na siya. Medyo may problema lang yung ating LED. Maluwag. Then natin mag pumitik yung relay. So okay na siya mga kapiso. Hindi pa natin masusubukan maghulog kasi nakabaliktad siya. Dito. Pause muna natin para try natin maghulog. So ayan. Nakabaliktad na siya. Makikita natin. Try natin maghulog. Okay mga kapiso, nabuo na natin ang ating Bend Wi-Fi machine. Ngayon, susubukan natin mag insert coins kung gagana. Punta muna tayo, tingnan natin yung Wi-Fi natin kung connected tayo. Ayun, connected na tayo. Tapos, type natin yung 10.0.0.1. Enter lang. Ayan. Pumasok na tayo sa kanyang portal. Ang dami may natitira tayong oras oh, dahil sa katatry natin kanina. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang insert coins. Tapos pwede tayo mag-pause time. Pwede tayo bumili ng voucher. Pwede ito makikita natin dito kung magkano ang ating rates. Ayan, oh. Okay. Close. Ngayon guys, try natin mag-insert ng piso. Tap lang natin tong insert coins. Ayan. Credit siya guys. Makikita dyan sa ilalim. Total amount, 1 piso. Kita natin. Try pa tayo guys ng isa. 5 pisong bago. Tap uli natin tong insert coins. Tapos insert tayo ng 5 pisong bago. And guys, screen it na uli. Tapos tap natin yung I'm done paying. Ayan. Hanap pa tayo ng 1 pisong luma. Try uli natin 5 piso. Tap uli natin yung insert coin. Hulog tayo. Ayan. Tanggap niya uli. Okay. Hanap pa tayo ng bagong piso para makita natin kung lahat tinatanggap. Tap uli natin itong insert coins. 5 piso, hulog natin. And guys, so, tapos na tayo. Tapos, halimbawa, ayaw na natin gumamit ng internet. Tap lang natin itong pause time. Ayan. Disconnected tayo pero yung oras natin hindi mauubos. Tapos kung halimbawa gusto na natin balikan, tap lang natin tong connect. Ayan. So okay na. Ngayon ang titingnan natin, pupunta tayo, titingnan natin kung meron tayong internet. Punta tayo sa YouTube. Tayo mag YouTube. Ayan. Tap natin YouTube. Okay. Ayan. So, ayan guys. Okay na itong ginawa natin. Okay. Medyo mahirap-hirap ito kasi may relay. Hindi katulad nung unang ginawa ko na basic lang. Okay guys. Maraming salamat. Tingnan natin guys kung mapapasok natin yung kanyang admin. Tingnan natin. So ayan guys. Try natin pasukin ang kanyang admin. Para makita natin ang loob. That type natin to 10.0.0.1.
admin, enter. Ayan, username niya is login. Okay. Yan guys, ang kanyang dashboard. Ito ang laman ng kanyang machine. IP address niya is 1.11. Yung LAN niya ay 1.134. So yan guys, ang laman ng kanyang dashboard. Punta tayo sa Wi-Fi user. And guys, kung mapapansin nyo, ito yung mga naka-connect sa device. Yan. Mamomonitor din natin kung sino yung naka-connect. Tapos, kung mayroon tayong ibablock, ayan, tap lang natin yung block, hindi na sila makakapasok. Okay? So, next. Next ay ang ating timer settings. Okay? Ayan guys. Ginawa ko, yung piso ay 10 minuto. Pwede natin siyang palitan. Tap lang natin yung edit. Tapos pagkatapos, tap natin yung save. Okay, makikita natin dyan, settings has been saved. Okay, yung 5 piso niya ay 1 oras. 10 piso ay 2 oras. Baguhin natin to. Okay, babaguhin natin tong 5 piso. Gawin natin 45 minutes. Okay. 45 minutes. Tapos save. Okay, yan. Tapos itong 10, gawin natin 1. Gawin natin 90 minutes. Okay. Save. So, ayan guys. Kita natin. Save na siya. So, dito, pagdating dito, mayroon tayong post time settings. Kung tinatamad ka na gumamit, pwede ka mag-post time. And then, pag gusto mong bumalik, connect ka lang doon sa portal ng ating piso Wi-Fi. Itong mga counter settings na to, ito pinaka-importante kasi nandito yung wirings. Yan, 37. Tapos, yung relay niya ay nasa pin number 17. So, wala na tayong babaguhin dito. Sunod natin ay ang ating sales inventory. Ayan. Araw-araw guys, makikita natin kung magkano yung kinita natin dyan. Kung gusto nyo naman na monthly, umpisa, re-reset nyo lang. Tap nyo lang yung reset para monthly. Mag-umpisa kayo monthly. Pero para sa akin eh, tutuloy-tuloy ko yan. Okay? Ayan, makikita natin dyan. Ang ating next ay ating voucher. Ito guys, kung halimbawa mga kapitbahay mo, gustong makikonnect sa'yo ng 1 buwan, ito, bibigyan nyo ito, yung bibigyan nyo yung code. Halimbawa, RGMGZ3, yan ang code niya. Bibigay mo yun sa kapitbahay sa halagang 300 pesos. Halimbawa, may bibili sa yung voucher, ayan, nakalagay dyan is 1. Price per voucher daw ay lagyan natin ng isa-isang buwan, mura na yon, 300 pesos. Example yan guys ha. Tapos ilang araw sa loob ng isang buwan, gawin natin 30. So ayan, tap lang natin tong generate voucher. Ayan, kakaroon na siya rito guys. Ayan, mayroon na siyang code na 40QNI2. Yan ang ibibigay natin sa ating bibili ng voucher para ipapasok sila doon mamaya sa ating buy voucher. Okay? Ayan. Next, ang ating bandwidth. Ayan guys, meron tayong speed limiter. Ang ating speed limiter ay naka-default siya. Pwede mo siyang i-uncheck to para dito pwede ka mag-edit kung ilan lang limit na ilalagay mo. Pwedeng 2 Mbps lang o kaya 5 kaya pataas, pero para sa akin ayan ko na yan siya para matuwa yung ating mga user. Okay, global lang bala magbagay sa kanya ng speed. Okay, pagkatapos nun kung binago nyo yan, tap nyo lang yung save changes para
mas save yung inyong ginawa. Okay, next. Sunod natin ay itong network. Mayroon siyang Wi-Fi settings. Ayan, ito guys, yung makikita nyo, naka-external access point kasi itong ginamit natin na motherboard na Raspberry Pi ay mayroon siyang built-in na Wi-Fi. Okay, ginawa ko siyang external kasi mayroon tayong access point na outdoor antenna. Yun ang nakikita natin sa labas. Okay, yeah, di na natin babaguhin yan. One settings, ito naman, ayan yung mga configure static niya. Ito, kalagay dyan dynamic, pero hindi ko ginagamit yan. Yan, nakalagay dyan is, kailangan naka-static tayo. Save changes ulit, okay? But ang next natin ay ang ating portal. Ayan, meron tayong portal. Attention. Pumalik tayo. Balik tayo sa web portal. Ito yung makikita natin bago tayo mag-insert coins. Ito guys, na picture na to ay pwede nyong palitan, pwede nyong i-delete, i-remove, napapalitan siya. Tapos ito, katulad niyan, ang dami pwede mong palitan. Nakalagay dyan page title, piso Wi-Fi Bendo, powered by, katulad nyo sa akin, G Laguna Coms app. Ayan. Pagkatapos nyo siyang napalitan, tap nyo ulit itong save changes para masave yung inyong ginawa. Ang sunod ay ating Splash logo ito. Bago rin kayo mag-insert ng coins, ito yung portal na makikita nyo sa inyong mga cellphone. Pwede rin siyang palitan, pwede rin i-delete. Same, pagkatapos, ayan, save changes ulit. Ayan, papalitan siya guys. Next. Dito sa account guys, importante rin itong account. Kita nyo may profile. Ayan yung kanyang profile. Pagkatapos sa limbawa kung bago kayo, pumasok dito kung bago kayong kwan. Ito, para hindi mapasok ng ibang tao ang admin nyo, papalitan nyo siya ng password kayo. Kung gusto nyo palitan yung itong admin ng iba, nasa sa inyo yan. Pero pinaka-importante yan yung password. Okay, para hindi yan magamit ng iba. Kasi pag napasok ng iba yan, nako, malaking problema. Eh, importante yan guys, yung username saka password. So, ang susunod natin ito, manager naman. Ayan. Kung meron kang kasosyo, create mo lang yung account niya. At pag na-create niyo yung account niya, pwede na niyang mamonitor kahit nasa malayo siya gamit yung NG-ROC na application na da-download yun. Ito, pagkatapos nun, kasi kasosyo lang naman natin siya, pwede natin siyang limitahan pagdating dito sa profile. Ayan. Ito. Ito lang ang yung sales lang ang view sales lang ang ating i-check diyan. Ay para view ito lang ang ito lang ang pwede nating ibigay sa kanya na ma-view niya ito. Ayan. Yung view sales inventory yan lang, okay? Pagkatapos syempre save changes. Okay guys. Sana tayo. Okay. Maraming salamat guys. At least napasok na natin ang ating admin ng ating Piso Wi-Fi Bendo machine gamit ang Raspberry Pi na motherboard. Tapos ang ating license ay Adobe Piso. Okay? Paalala ko lang pala guys, itong nandito nakalagay sa device ang ating license, kaya huwag na natin itong itatap para sa personal na security kasi pwede itong mahack, pwede itong magamit sa iba. Okay? Maraming salamat guys. Kung gusto nyong magpagawa, magpa-assemble, kaya magpa-repair, PM nyo lang po ako, pag-usapan natin. Maganda itong negosyo to guys. Doon naman sa mga gustong magkaroon nito na malayo, hindi abot ng linya ng internet, marami pong paraan para magkaroon tayo ng internet. Yun lang po, gagastos tayo. Siguro mga less than 20,000 kasama na tong window kasama na natong Bendo machine tsaka yung ating corporate SIM card, Globe or Smart, tapos meron tayong antenna sa ibabaw ng ating bubong.
yun ang gagamitin natin para dun sa mga hindi abot ng linya ng internet. Lalong-lalo na ngayon, online class, kailangan natin to yung mga sana sa medyo malalayong lugar. Manood kayo guys ng YouTube, marami kayong matututunan doon para at least magkaroon kayo ng idea kung paano kayo magkakaroon ng internet kahit nasa bundo kayo. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Paki-like lang po, share and subscribe. Maraming salamat po. God bless you.